Sige po, kaya po tayo nandito para na una-una purihin natin ang Panginoon, pasalamatan natin ating Diyos at isama natin sa panalangin ang mga mahal nating kapatid, sila Diyos, sila Ses, Princess, saka si Ate Judith. Ayan. Siguro mga ilang taon din natin sila nakasama, more than 10 years or 10 years, ano? At yung iba mga bago dito, kaya siguro ilang taon pa lang nila nakapasama o buwan si Ate Judith. Pero kami, matagal na po namin silang kilala. Kaya alam na po namin yung mga pangyayari sa buhay po nila at buhay namin, alam din nila. Nandito po tayo ngayon, unang-una magpasalamat sa Panginoon dahil nagkatipon tayo dito, hindi dahil sa kanino pa man, hindi dahil kay God. At para na rin na, siyempre, napakalaking bagay maramdaman ni The Jong, na Princess, yung love natin at yung prayers natin. Ay, mabakod nila. Amen po. Yung pong panalangin ay sobrang bisa. Sobrang bisa po niya at very powerful talaga. At alam naman natin, siguro bago ko mag-ano, meron muna akong mag-share muna akong gospel. Sandali, ano si Pai? Ano? Pwede ko po mahiram ang 5 minutes o 10 minutes po ng inyong oras sa oras sa kami dito. Okay lang po ba? Session na po kayo. Ako po may nasa harap. Pasensya na po. Nakalagay po dito sa Ecclesiastes 3, verse 1, 6, 9, ganun po. Pasahin ko na lang po sa Tagalog. Hindi po ako hindi zero, pasensya na po. Ayan, Ecclesiastes. Sabi dito, ang lahat sa mundong ito ay may kanya-kanyang panahon, may kanya-kanyang oras. At sabi rin po dito sa verse, ayan, medyo malawi yung mata ko, 9. Ano ang mapapala ng tao sa kanyang pinagpapaguran o pinagpaguran? Alam ko na ang itinakda ng Diyos sa tao. Iniangkop niya ang lahat ng bagay sa tamang kapanahonan. Siguro alam niyo po ito sa Ingles. He makes all things beautiful in His time. Yung po ano? At ang tao'y binigyan niya ng pagnanasang alamin ng bukas, ngunit hindi binigyan ng pagkaunawa sa ginawa ng Diyos mula sa pasimula hanggang sa wakas. Alam kong walang pinakamabuti sa tao kundi magpakaligaya at gawin ng pinakamabuti habang sinabubuhay. Alam ko rin ang kaloob ng Diyos na ang, yan na po, sabi ko na lang po dito, ngunit ang mahalaga po ay matuto tayo matakot at manalig po sa buhay. At sa Psalms 30 po, tatlong verses po ito. Masensya na po kayo ha, ako po yung nasa harap. Yan. Psalms 32 verse 8, sabi po doon, Psalms 32 verse 8. Sabi po dito, ang sabi ni Yahweh, yan, nawala na sa mata ko, Psalms 32. Kaya kahit sa tamang daan, tuturuan kita at lagi kang papayuhan. Yun po sabi ni God. Idadirect po niya tayo sa tamang daan. Siyempre sa Proverbs 16 verse 1, 3 and 9, nasa atin po yung pagpaplano. Di po ba, lahat po tayo may plano. Lahat tayo mayroong ginagawa na siyempre, mas mainam yung gawin isang bagay na may plano kahit pa paano. Mahirap yung sumusunto ka sa hangin, hindi mo alam yung gagawin mo. Nasa atin po yung pagpaplano, pero ang Diyos po yung nagpapatupad nito. Kaya napakainam kung ating mga buhay ay pagkakatiwala natin sa Diyos. Kung ano yung plano niya at nais sa buhay natin, yun ang masusunod. Madalas kasi, pag yung kagustuhan natin na susunod, eh misa inaalaw na rin ni God. Kasi, permissive will yun para makita mo, mas maganda pala yung gusto ni God sa buhay natin. Kaya minsan, maganda yung plano ng Panginoon, na-experience mo muna yung parang may rough roads. Kasi ang kulit natin, matigas ang ulo natin, pinipilit natin yung gusto natin na masunod. Kaya hindi natin na-experience yung perfect will ni God sa buhay natin. Kaya dito, ginagawa ng Diyos ang lahat ng bagay na mabuti at maganda, lalo na sa kanyang mga anak. Amen po ba? Amen. At siyempre, Jeremiah 29 verse 11, alam naman po natin na mas mainam at mas maganda ang plano ng Diyos sa atin. Para bigyan tayo ng pag-asa sa hinaharap. Mas mainam po yung plano ng Diyos sa buhay natin. Amen po. Amen. Kaya siguro minsan, may mga times na parang
nalulumbay o nalulungkot tayo, pero tandaan natin, mas maganda yung nakalaan sa buhay ng bawat isa sa atin kung tayo po'y lubos na magtitiwala sa Kanya. Amen. Ngayon po, siyempre, within 10 years po dito sa Baliwag, actually, tagamindano talaga sila Diyos, saka sila ating Judith. Di ba ate, no? Napadpad lang sila dito, 2011 pa, 2010. 2006 ang nauna siya dito dahil siya nag-work sa Manila, samasang pa siya sa barko. At pero dito na talaga kayo nakatira noon since panon hindi pa hindi ano, hindi pa kayo dito nakatira. Sa Angat niya. Mga ilang taon na kayo dito sa Waterwood? So Waterwood 7 kami pero 10 years na lang. Yeah, 10 years na po sila. Sino ba? Pag Jong, sige, sabi ng instructor ko, dito na kayo sige. Dito na lang. Nahiya sila. Nahiya sila. Hindi kaya sila. Ayan. Kaya biro nyo po, 10 years na po sila sa Bulacan. At siyempre, iba po yung lifestyle dito sa Bulacan. Iba rin po yung way of living sa Mindanao. Pero pares lang po Pilipinas yun ha. Pero siyempre po, mas maganda po yung namumuhay po tayo sa will, sa sentro po ng Caloocan. Amen. Kaya sa gabi pong ito, siguro po na pagsasalitain natin sila, maikli, ano ba yung... ano ba yung na-experience ninyo ng panahon na doon? Nandito tayo sa Bulacan talaga yung mga ganda. Minsan yung struggles sa mga bumpy rides na expensive dito sa Bulacan pero hindi kayo iniwanan at hindi kayo iniwanan. At ano yung perfect will ni God na na-receive nyo? Bakit kayo babalik? Alam ko naman na lahat ng bagay talaga ay kagustuhan ng Panginoon. At yung ginawa ng Diyos ng mabuting bagay sa atin ay papasakdalin niya. Sino makikinabang? Hindi naman si God. Hindi po kayo. Kayo po. Yung pong plano ng Diyos sa atin, hindi laging si God yung nakikinabang sa desisyon natin. Desisyon ni God. Kundi tayo mismo ang makikinabang sa magandang plano ni God. Kasi okay na siya din eh. Si God ay God na siya. Wala na siyang ibang kailangan. Wala na po siyang hinihingi. Ang hinihingi na lang niya na maranasan yung mga anak niya ay matutong sumunod. Ang buong puso. 100% sa akin. Wala na pong ibang bagay kundi yun lang. Amen. Ate Judy, tapos, siyempre po, siguro mga mamaya, mga 5 or 6 na tao lang magsasalita. Kasi pag nagsalita tayo na dito, makabungas na tayo tapos. Ano po, Ate Judith, ano po ba ang masasabi niyo? Ako na, o, si Joe. Eh, si Joe. Si Princess, baka may masabi ka. Yan, yeah, panailim. Panailim. Hindi naman sila pipi. Sige, Ate Judith. In behalf of Princess and Joe. Yung kahit na konti. Hindi ba? Ate, issue. Kayo yung mag-issue. Ako bibilitin kong hindi. Kayo yung mag-issue. Ay, Ate Mary! Ate Mary! Robot! Ate, dito ka! Dito ka na lang. Kuya Boy. Kaya ba ito? Nagtatanggal lang sa pangos. Huwag na yung patanggal sa pangos! Nakachinip ako. Pasok na lahat eh. Sa kaya sige po. Naantala po, Ate Judy. Pwede na po kayo magsalita. Paano ko ba simula nitong ganito? Teka mo na po. Perang ng tissue. Paano kaya simula nito? Ate, ito pa lang. Bumubusin ah. May ikot ko na, ate. Hindi. Grabe ang ano. Grabe kayo. Talagang ano. Kung baga, hindi ninyo iniisip na ang nakita ko dahil pareho tayo na identity kaya nandito tayong lahat kasi because you have one identity si Jesus. Kasi kung wala kayong Jesus, wala kayong relationship
wala tayo ding relationship dito sa mundo. Ang sabi ni Kuya Atoy, sabihin ko daw kung ano daw yung mga naranasan namin, ano daw, kung taon-taon ko, baka aalis na kami sa Friday, hindi ko pa matapos. Kaya, isa-summarize ko na lang na, actually sila yung dito, 2006. Ako naman is 2013. So, isang dekada na ako. This month, July din. And this week. Tapos, ako po yung gusto papasalamat sa Panginoon na kasi, nung nandun pa kasi kami doon sa amin sa Mindanao, sabi ni God sa akin palagi na kukross over daw po ako yung pamilya ko. Ako kasi nauna na slip. Ako daw magkukross over kasi may plano siya iba para sa akin. Kasi yung pamilya ko, nandito na sila. May plano siya para sa akin. Kaya sumunod din naman ako na magkukross over. Kaya punta kami dito sa Baliwag. Sabi naman, nandito daw sa Bulacan, nandito daw yung mga marmol, pero hindi ko pa nakita. Hindi ko mag-crossover. Papuntang, maybe, uhos na ba kaya? Hindi ko nakita yung mga marmol dito. Pero I thank God kasi, pag Christian kasi yung pupunta sa ibang lugar, hindi yan mapakali kung hindi makakita ng Christian din na mga kasama. And the same identity, di ba? Kaya, Nung una kami dito, alam niyo na, doon pa kami nag-church sa UP Diliman. Sa dulo. Doon kami sa nag-church, nagising kami ng 3 o'clock kasi dapat 5 o'clock, malis na kami dito para makapag-church kami doon sa CCP, sa dulo, doon kami. Tapos, nag-pray talaga ako ni God dahil kawawa yung mga apo ko. Igising ng 2 o'clock, tapos punta kami, magbibiyahe kami puntang Manila, minsan matrapit, sumalate, mga ganun. Tapos, tayo kasi as a Christian, ayaw na tumalate dun sa church. Dapat gusto natin na pagsimula na mag-praise and worship. Nandun na tayo kasi isa din yan yung praise and worship so, to connect and with ang ano natin, presensya natin sa Panginoon. Kaya, ilang Sunday kami pabalik-balik doon. Then one time, I prayed to God na, Lord, nakita mo naman yung situation namin. Kawawa din yung mga apo ko. Kaya, bigyan mo kami ng church na doon mo kami ilagay. So, nung nag-ikot-ikot kami dito sa, hindi church yung nahanap namin, kaya nag-ikot-ikot lang kami dito sa Baliwag, nakakita ako ng Victory DRT. Yun, Victory DRT.